Ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang sintomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron namang mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas. Isang magandang Webes, mga kabante, at isang magandang hapon sa iyo, partner. Ako pa rin po ang inyong Queen Basketballera, Sara Acido. Good afternoon, mga kabante, at syempre magandang hapon sa iyo, partner. Ako naman si Bida Mambobola, Jervy De Los Reyes. At ito, mga balita at issue sa mundo ng pangpalakasan, amin niyang iyahatid sa mas pinasaya, mas minaganda at mas minalakas na Sport Talakan. Kaya naman, partner, ano pa bang iniintay natin? Umabante na tayo sa mga headlines sa sports ngayong October 29. Ito na nga, partner, ha? 3rd straight win sinungkit ng San Miguel. To usapang volleyball naman tayo. Dalawang team pasok sa PSL Beach Volley. Ito naman, Buena Manong panalo sa PFL Season 2020, kinubra ng defending champion United City. Ronaldo, 18 beses nag-positive sa COVID. Matindi. At ito, Edward Folayang hindi pa magre-retiro. Pero partner, syempre, at mga kaabante, bago tayo magsimula sa ating mga umaabanteng balita ngayong hapon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, click niyo na rin po yung bell button para lagi kayong updated. So partner, simulan na natin to. Game na, partner. Okay, laban na. Ito ha. Sinelyuhan ng San Miguel Beermen ang kanilang 3rd sunod na panalo sa 2020 PBA Philippine Cup. Pinatumba ng Beermen ang Meralco Bolts sa score na 89-82 sa kanilang sagupaan sa Angeles University Foundation Gym sa Angeles City, Pampanga. Tinambakan man ng 13 points sa third quarter ay hindi nawala ng pag-asa ang Beermen sa tulong ni na Mowala Tautua na nagpaulan ng 23 points at Arwen Santos na nagambag ng 17 points at 11 rebounds. Ito partner, kumamada naman si Chris Ross ng 12 points kabilang ang isang 3-point shot na sa nalalabing 19 seconds upang ipako ang panalo ng SMB. Nasa third spot na ang Beermen sa kartadang 4-2. Kasosyo ang Barangay Ginebra Gene Kings at Phoenix Fuel Masters sa 3rd pwesto habang bumulusok ang Bolt sa 5th pwesto sa standing na 3-3. Ito naman ha, ikinansela ang laro ng Blackwater Elite laban sa Magnolia Hotshots dahil kailangan pa ito ng approval mula sa Interagency Task Force. Dahil ito sa nauna ng ulat na may Blackwater player na nagpositibo sa COVID-19 na kalaunay nagnegatibo rin sa panibagong swab test. Nananatili ang naturang manlalaro sa quarantine facility sa New Clark City. At ito nga partner, sa volleyball naman, papalo ang 2 team mula sa Premier Volleyball League sa 2020 Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup sa November 26 sa Subic. Ito ay ang Petrogas Angels at Motolite Power Builders na makikipagsabayan sa mga kupunan sa PSL. Sa kasalukuyan,
Siyam na kupunan pa lamang ang kumpirmado ang sasabak sa torneo. Maliban sa Gas Angels at Power Builders, raratsyada rin ng United Auctioners, Signal HD Spikers, Santa Lucia Lady Realtors at F2 Logistics Cargo Movers. Dalawang tropa ang ipaparada ng HD Spikers habang tatlong pares naman ang isasabak ng Lady Realtors. Kakatawanin sa United Auctioners ang National Collegiate Athletic Association Powerhouse Arellano University habang pinag-aaralan ng Cargo Movers kung sino ang isasabak nito sa torneo. Hindi naman masisilayan sa 2020 Beach Volleyball Challenge Cup ang PLDT Home Fiver Heaters at Marinerang Pilipinas Keepers na nagdesisyong lumiban dahil sa COVID pandemic. Nako partner, mukhang masaya yung magiging susunod na buwan mo, kahit, no? Kahit pa paano, may mga maglalaro na ng volleyball. At sa beach pa. Oh, so, alam at mo girls na, pa. Oo nga, at alam mo na kung anong suot niyan. Oo, oh, partner, magtatrunks ako niyan. Pag nag-cover yan. Nag-cover, oh. Na baka naman, partner. Tingnan natin, malay mo naman, di ba? Sana, sana. Sana, no? Ito naman ha, pinatunayan ng United City FC ang kanilang pagiging dominante sa pag-arangkada ng PFL matapos magwagi kontra Azcal's development team. Ibinaon ng United City ang Buena Manong panalo sa score na 1-0 sa pakikipagsagupa sa Azcal sa Philippine Football League National Training Center sa Carmona, Cavite. Ang midfielder na si Mike Ott ang nagbigay sa United City ng goal sa 25th minute. Napigilan naman ni goalkeeper Anthony Pintos sa second half ang mga pagtatangka ni na Azcal's Lance Ocampo at Jarvi Gayoso na tumabla sa laban. Sa 84th minute ng game, nalagasan ng three-time champion ng miyembro matapos patawa ng red card ang kuya ni Ott na si Manny dahil sa pag-atake nito kay Troy Limbo. Suspendido naman ang nakatatandang si Ott at hindi makapaglalaro sa laban ng United City kontra Menzola FC sa Sabado. Speaking of football, partner, tila lumilit ang tsansa na makabalik sa paglalaro sa Champions League ang Portuguese football superstar na si Cristiano Ronaldo. Ito ay makaraang magpositibo muli si Ronaldo sa COVID-19 sa bisperas ng laban ng Juventus sa Champions League kontra sa pinakamatindi niyang karibal na si Lionel Messi ng FC Barcelona. Dismayado naman ang 35-anyos na football player sa 18 nitong swab test at hindi napigilang ilabas ang pagkainis sa kanyang social media account. Grabe partner, talagang ano to si ano, si Ronaldo, pioneer. Pioneer na ano. Pioneer na. Ano na eh? Daka, ano na siya? 18 times na na nag-positive sa COVID. Oh, veterano, veterano sa ano? Sa COVID. Oh, no? Kumbaga, gumraduate na ng fourth year, naging repeater pa. Repeater pa. Oh. So, ayaw partner, magugunit na nagpositibo si Ronaldo sa COVID-19. Mahigit 2 linggo na ang nakakalipas. Habang naglalaro sa Portugal at kasalukuyan naka-isolate simula nang bumalik sa Italy. Sa ilalim ng UEFA rules, dapat mag-negatibo sa test ang isang player sa loob ng 24 oras bago payagang makapaglaro. Pero grabe nga partner, no? Atleta siya, tapos 18 times na siyang nagpa-positive sa COVID. Partner. Bakit di siya nakaka-recover? Parang ano nun? Lagi kang binabalikan nung taong nanakit sa'yo. Yun. Parang may dadaanan ka ba ngayon, talaga, partner? Talagang it really hurts. Nagmahal lang ganito. It really hurts. Grabe naman yun, 18 times. Buhay pa siya, no? Daming buhay. Iba pa rin talaga si Ronaldo. Daig pa niyong pusa. Yun, oh. Siyam lang. Ito times 2, 18 times na. Aba, ito partner, punta naman tayo sa mas matindi. Ito, sa MMA naman tayo. Wala pa sa bokabularyo ni Edward Folayang ng Team Lakay ang pagre-retiro sa mundo ng mix martial arts. Ito ang binigyang diin ni Folayang sa gitna ng umuugong na issue na lilisanin na niya ang naturang sport lalo't sa edad na 35 ay malapit na siya sa retiring stage. Ayon sa 2-time former ONE lightweight world champion, may ibubuga pa siya at babasaging record kit. Wala pa, nawawala na naman yung boses ko ah. Excuse me po. Pasweet. Namig kasi, no? Kaya't wala pa sa kanyang hinagap ang magretiro. Sa katunayan niya ay marami pa siyang natututunan na isang senyales na humuhusay siya sa kada bakbakan. Naniniwala naman si ONE Championship founder at chairman Chatri Siotong na hindi pa panahon para lisanin ng mga Pinoy MMA fighter ang octagon ring dahil nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang career. Haharapin ni Folayang sa ONE Inside the Matrix ang mas batang si Antonio Caruso ng Australia sa lightweight division sa Singapore Stadium bukas. At ayun nga partner, sa tennis world naman, naibulsa ng top-seeded na si Novak Djokovic ang panalo nito sa first round ng Vienna Open kontra sa kapwa nito Serbia na si Filip Krajinovic.
Naungusan ni Djokovic si Krajinovic sa score na 7-6, 8-6, 6-3 dahilan upang makalapit sa all-time record ni Pete Sampras na tapusin ng taon bilang number 1 sa 6 na torneo. Gayunman, kailangan manalo ng 33 anyos na Serbian tennis superstar sa susunod nitong laban kay Borna Koric upang mapantayan ang record na idolong si Sampras. 5 beses nang nag-number 1 si Novak sa pagtatapos ng season noong 2011, 2012, 2014, 2015 at 2018. Habang 6 na sunod na taon namang nasa top spot si Sampras noong 1993 hanggang 1998. Magugunitang natalo ka makailan ang 17-time Grand Slam winner sa French Open Championship sa kamay ng second-seeded na si Rafael Nadal ng Spain, pero hindi ito naka-apekto sa ranking ni Novak. Number one pa rin siya, partner. Ito, punta tayo sa iba pang paksa ng mga balita. Ito ha, hindi nagpaawat si Los Angeles Lakers legend at NBA Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar sa pagdalo sa championship celebration ng LA Dodgers sa gitna ng banta ng COVID pandemic. Nakisaya si Jabbar sa Dodgers matapos magkampiyon sa 116th Major League Baseball World Series 2020. Dumalong 6-time NBA champion at 6-time MVP upang samahan ng kapwa NBA at Lakers legend Irvin Magic Johnson na co-owner ng Dodgers. Aminado si Jabbar na maituturing na overwhelmed siya sa tagumpay ng dating ka-teammate lalo't nagkampiyon din ng Los Angeles Lakers sa NBA. Gayunman, nabalot ng kaharasan at karahasan at gulo ang pagdiriwang makaraang manira ng mga building at magnanakaw ang ilang fans sa ilang bahagi ng downtown LA. Grabe naman yun. 8 katao ang inaresto kabilang ang mga lumabag sa health and safety protocols. At ito, partner, usapang NCAA naman tayo. Airing ng NCAA game sa GMA 7, posible. Ikinukonsidera na ng National Collegiate Athletic Association na pumasok sa kasunduan sa GMA 7 upang maging official broadcast media partner nito sa mga darating na season ng liga. Ito ay makaraang hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN na naging tahanan ng NCAA sa loob ng ilang taon. Bukod sa TV5, kabilang sa mga kandidato ng NCAA ang GMA 7 na nauna nang napaulat na muli nitong bubuksan ang pintuan para sa mga sporting events. Hindi na bago ang NCAA sa 5 dahil naging official broadcast partner na ito ng liga mula season 88 hanggang season 90 bago bumalik sa ABS-CBN noong season 91 hanggang season 95. Kilala ang TV5 sa mga sporting events na kasalukuyan broadcast partner ng PBA at iba pang liga at naging broadcaster na rin ng ilang multi-sporting events tulad ng Southeast Asian Games. Sa kabilang banda, may karanasan na rin ng GMA 7 sa sporting events gaya ng ilang boxing at volleyball events na ang isinahimpapawid nito, inaasahang maglalabas ng desisyon sa mga susunod na araw ang NCAA kung saan network ito mapapanood. Ayan nga, partner, exciting. Usapang network na kung saan mapapanood yung mga paborito natin. Oh, partner, tsaka ano, babalik na ba NCAA? Ayun nga, next year siguro. Kasi kung ngayon pa lang kaaga, inaayos na nila kung saan natin sila mapapanood, malamang pinaplansya na rin nila yung panibagong season na NCAA. Baka mag-bubble din yan. Baka ano, gusto mo ba doon? Sa NCAA, ano, volleyball. Partner, PSL. PSL. Oh, beach PSL volleyball talaga. Tayo. Power. Power. Pero power. Pero yun nga, partner, no, mag-commercial break muna tayo at syempre magbabalik pa rin po ang Sport Talakan makalipas ng ilang paalala. Balita. At tayo nagbabalik pa rin dito sa Sport Talakan. Ang oras natin ay 4:13 ng hapon. At ito nga, partner, nakatanggap tayo ng update sa Olympics.
mismo ang mga national sport associations na may mga Olympic hopeful na magsusumite ng kanilang health at safety protocols. Ito ang inihiyag ni PSC Commissioner Ramon Fernandez sa gitna ng pinaplanong training bubble bilang preparasyon sa 2021 Tokyo Olympics. Ang naturang protocols ay ipapasa sa TWG o Technical Working Group na binubuo ng PSC, GAB o Games and Amusements Board at Department of Health na aaprubahan ng IATF. Ayon kay Fernandez sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, planong ilagay ang mga atletang naghahangad na makasungkit ng Olympic berth. Sa oras anya na pumasok sa bubble ay wala nang pwedeng pumunta doon at wala nang pwedeng lumabas upang maiwasan ang hawahan. Kabilang sina Paul Volter, Ernest Jan Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at boxer Yumir Felix Marshall at Irish Magno sa mga atletang mayroon ng Olympic berth. Ilan naman sa nagpapahayag ng interes sa nasabing plano ng PSC ay ang boxing, taekwondo at karate. Kaugnay pa rin sa training ng mga atleta, magtatambal ang Philippine Sport Commission at Department of Education sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng National Academy of Sports ngayong taon. Layunin ang itatag ng institusyon na tumuklas at hubugin ng mga kabataang estudyanteng atleta. Ayon kay Education Undersecretary for Field Operations and Palarong Pambansa Secretariat Rev. Si Escobedo, bubuo ang DepEd at PSC ng roadmap sa pagtatayo ng NSA Main Campus sa New Clark City at babalangkas ng operational manual at curriculum. Sa susunod na taon, anya nila tututukan ang magiging main campus ng NSA habang ilang pasilidad tulad ng track oval at swimming pool na ginamit noong 30th SEA Games ay gagamitin bilang training facility ng institusyon. Aabot sa 1.9 na bilyong pisong pondo ang inilaan ng DepEd para sa NSA sa susunod na taon. Pero partner, maganda to, no? Kasi ganong kaaga, alam naman natin yung mga student-athletes natin, kailangan na yun na pagtuunan ng pansin. Kumbaga, hubugin na, hinugin na hanggat maaga, syempre, no? Para habang maaga pa, ready na sila. Oo. Para pagsabak ng mga competition, talaga namang ginto ang mahahapot ng mga atleta natin. So, good job dyan sa government natin sa iniisip nga nilang talagang... Tama, diba? Keep it up. Keep it up. Power. Ina lang masasabi ko, keep it up, power. Power, power. Ito, punta naman tayo partner sa Balitang Chess, ha? Ito, walang patidang pamayagpag ni Grandmaster Wesley So sa 2020 US Chess Championship. Ipinako ni So ang kanyang 5th sunod na panalo sa torneo laban sa kapwa Team USA member at 2018 titleist na si Darius Swerch sa pamamagitan ng 35 moves. Wagi rin ang 27 anyos sa Cabiteño sa 4th round kontra Sam Shankland na mula rin sa Team USA sa pamamagitan ng 34 moves at kalauna ay tumabla sa 2nd seeded na si GM Leiner Dominguez sa 6th round upang masolo ang top spot ng torneo. Sunod na makakaharap ng Pinoy si Sam Sivian ng sa 7th round, dating number 1, Elshan Moriadjabadi ng Iran sa 8th at kapwa Team USA member Jeffrey Chong sa 9th round bukas. And finally, sa NBA naman partner, target na rin ng Los Angeles Clippers na piratahin si Lakers veteran point guard Rajon Rondo sa susunod na season. Batay sa New York Times report, plano rin ni Rondo na humingi ng salary increase para sa 2020 to 2021 kung i-renew ng reigning NBA champion Los Angeles Lakers. Determinado naman ng Lakers na mapanatili si Rondo lalo't malaki ang naging kontribusyon nito sa 17th championship ng koponan. Gayunman, pursigido ang mga karibal ng Lakers na i-upgrade ang kanilang point guard position at posibleng tapatan ang anumang salary offer kay Rondo. Nasa $2.7 million ang sweldo ng veteran point guard sa Lakers at maaari itong doblehin o triplehin ng team sa oras na magkasundo. No, partner. No. Isang malaking no. Wag papayag ang siya, Lakers ano, na masulot si Rondo. Feeling ko hindi naman talaga papakawalan ng Lakers yan. Oo, partner. Kasi ang laki nung tulong niya sa Lakers. Pumasok siya late na nga sa bubble. Sa playoffs na siya pumasok. Pero kita mo naman, umarangkada, nakakuha pa ng championship. Saka diba? Ano siya, partner, gamit na gamit. Oo, talaga. Sa rotation talaga. Siyempre, iba talaga pag veterano na. Mm-hmm. No? Gamay na. So, kung ako sa Lakers, payagan nila yung hiling ni Rondo na increasean yung salary niya. No? Kaysa tapatan ng iba, siyempre, ngayon, pera-pera talaga, partner, di ba? Kung saan ka talaga may... Saka ako din po. Ayun, joke lang. Ayun, ako din naman, po. Baka ako din naman. Pwede bang tayong dalawa damay, rin? Damay-damay na to. Damay-damay na to. Huwag lang si Rondo. Hindi pwede yun.
mo, pagalit mo, pagdang time memo. No? Oh, pero, ayun nga, partner at mga kabante, yan pong mga nakalap namin na balita at issue sa mundo ng sports. Ngayong Webes na maulan, na maaraw, na hindi mo maintindihan. Ba't ganun? Tumigil na yung ulan. Tumigil na yung ulan. Sana huwag ka nang umulan, di ba? May lakad pa yung partner ko. So, bago tayo magpaalam, gusto muna namin magpasalamat sa lahat po ng nanood ngayong hapon. At syempre, gusto ko po magpasalamat sa aking mga personal sponsors. Maraming salamat po kay Dr. Dior San Buenaventura Santos of San Buena Dental Care, Catrion Wellness and Beauty Clinic sa LGR Sportswear. Thank you so much. Dr. Richard Enrique, Wife on Earth, Lasams Essential Oils, at sa All About Juliana, thank you so much po. At syempre, huwag natin kalimutan, pasalamatan na nating production and technical team na si Kuya Siege at Sir Edil. At yun nga, mamaya makakasama natin si Najigo Pistolero at Karen Ignacio sa mga nag-iinit at nagpuputukang balita sa Abante Huling Putok mamayang alas 8 po ng gabi. Mm-hmm. At saka yung mga sponsors po, MBPH Apparel, thank you so much, and Urban Smiles. And yung guest po, hindi ko po i-sponsor yan. Gusto ko lang po magpasalamat. Bumili po ako kanina ng damit sa inyo. Baka naman. Di ba? Ito, syempre, magsasama-sama muli tayo bukas sa ganap ng alas 4 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Sport Talakan. At ako pa rin po ang inyong Queen Basketballera, Sara Acido. 56 days to go bago magpasko, partner. Papalapit na ng papalapit. Anong plano mo? Mga plano natin ay sana hindi maging drawing. Yun! Sana hindi na malamig, partner. Oo, hindi na. Sana. Eh, long sleeves ka eh. Naka-ready na ako eh. Ready ka pang Baguio na nga ito eh, pang Tagaytay. Pang Baguio or Tagaytay, ready na. So, kung ready sino ka man, ready na yung partner. Mamaya, didiretso na ako doon. Yun! Aagahan ko na. Malapit-lapit na. At ayun nga, partner, see you again dito sa mas pinaganda at mas pinalakas na Sport Talakan!